Guys, abangan nyo bukas yung video kasi may darating na naman taga City Hall eh. Na-receive na nila yung complaint against me. So, ayun. Alam ko na kung sino yung doktor nag-complaint sa akin. Isa siyang medical resident, hindi pa to consultant sa PGH. Ano pa lang siya, nagte-training ng fellowship ng hematology sa PGH. And apparently, nalaman ko meron din pala siyang Facebook page na pinapromote regarding plasma donation. So, yun yung nakikita kong dahilan. Siguro dahil sa tingin ko mas marami akong naengganyo na plasma donors, tapos at the same time mas maraming nagsusubaybay sa akin sa Facebook, unlike her na yung ginawa niya sa Facebook na page. Kasi ako nag-start ako March pa lang, diba? March 25 nag-start na ako ng plasma donation drive. In fact, nag-trending pa nga yun. So, yun siguro ang dahilan kung bakit. Kasi ang accusation niya, gumagawa daw ako ng convalescent plasma sa clinic, which is impossible dahil maliit. In the first place, maliit lang clinic ko, mga nasa 39 square meters lang. At the same time, wala man akong apheresis machine. Tsaka isa pa, in order for you to do that, kailangan meron kang blood bank. Ang hindi niya nalalaman was yung balak ko sana nung time na yon, nakipag-tie up ako sa National Children's Hospital. Pumayag naman sila kasi advantage ka sa kanila yun dahil pag dinla ko yung donor sa kanila, aside dun sa plasma, itatabi rin nila yung platelet. So yung red blood ibabalik dun sa pasyente or sa donor. Ang kukunin lang namin yung plasma tsaka yung platelet. Yung plasma para sa mga COVID-19 cases, tapos yung platelet na makukuha para sa mga dengue cases. So yun yung bala ko ng time na yan. So pag nakaipon na ako ng mga plasma, so meron na tayong para sa type A, kasi depende sa blood type yan. Type A, type B, type AB, tas type O. So nandun lang yun, nakastore lang sila, nakastore lang sa blood bank nila, sa freezer, plasma freezer. Tapos for example, kailangan ng St. Luke's, kailangan ng USD. So mayroong nang ready na naka-bank, kumbaga available na. Unlike yung doktor, kunwari meron siyang pasyente na merong COVID-19 tapos severe cases, tapos saka lang siya maghahanap ng donor, so matatagalan. And sa studies na nakikita ko, si mga 1 to 3 weeks within confinement dapat masalin naman na ng convalescent plasma. Yung finding a donor itself will take a very very long time. Kaya yun siguro reason kung bakit marami pa namatay sa COVID-19. So tingnan natin ang progress tomorrow, baka ninyo bibisitahin ako ng mga taga City Hall. Checkin nila yung clinic. Kasi anong nangyari pala, itong yung doktor na nagreklamo sa akin, nagsulat sa FDA, nagsulat sa DOH. Ito namang DOH, nagsulat sa office ni Mayor Belmonte, Joy Belmonte. So ito namang si Mayor Joy Belmonte, inutusan naman yung Quezon City Health Department na i-check ako. So okay lang, wala namang problema. Bukas ng umaga darating sila, alas 9 ng umaga. Makikita naman nila kung anong itsura ng clinic ko. Wala naman sila makikitang proof or evidence na gumawa ka ng convalescent plasma or plasma collection and then eventually transfusion, which is yun nga, very impossible. So pangalawang nirereklamo nila yung copper nanopeptide, which is hindi ko pa naman ginagawa kasi nga hindi pa naman yung FDA approved. Although ginagawa ko sa sarili ko, wala lang problema yun.
So, ang isang gamot kasi, hindi mo pa pwedeng i-dispense or i-administer sa ibang tao, sa publiko, kung hindi pa FDA approved. And hinihintay ko pa kasi yung lockdown na matapos. So, ngayon, June na, June 1. So, pwede na nating lakarin yan. So, yun din yung sasabihin ko sa City Hall, na hindi na ako magta-transfuse ng copper nang walang FDA approval. Unlike yung nababalitaan nyo sila Pabunan, Dr. Pabunan, na ginagawa nila yun, yung injection ng antiviral even without FDA approval. Kaya binigyan sila ng cease and desist order ng FDA. Tayo hindi. Lalakarin natin yan ng tamang proseso. Kaya lang wala tayong magagawa kasi may mga inggitero talaga ng mga doktor. So abangan nyo bukas kung anong mangyari. Bibidyo ko yung conversation ko with Quezon City, yung mga tauhan ng Quezon City Health Department. Okay? Ingat kayo lahat. So, abang-abang na lang. So, magiging serye to kasi after nito, pag na-prove ko na malinis ang aking pakay at walang scam, kasi pinagbibintangan nila akong scammer, lahat itong mga doktor na to, eh, sasapahan natin ng cyber libel sa CIDG. Kaya medyo mahaba-haba pa to. Okay? Good night. Bye-bye.